Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Carla, and welcome to another video. So for today's video, guys, this is another tutorial video for you kung ikaw ba ay isa sa mga nagtataka kung paano ba magbayad via online sa iyong SSS. So without any further ado, let me start the tutorial. So as you can see, guys, nakikita na yun, nandito ako sa portal ng SSS, and what I will do is I will log in to my SSS account. So, ensure lang guys na meron kayong SSS account. If not, pwede kayong mag-register online din. And then, since nakaregister na yung akin, I will just sign in. And directly, mapupunta ako dito sa aking dashboard. So, para magbayad via online, kailangan mo ng payment reference number or yung PRN na tinatawag. So, punta ka dito sa PRN. And then makikita mo meron ditong contribution and loans. So just tap the contribution and generate PRN. So as you can see guys, meron akong generated na PRN, but I will generate again another one. So to generate, tap generate PRN. And then, dito sa membership, for example, isa kang OFW, pwede kang pumili dito. For example, OFW ka, and then you can pay na po via online ng iyong SSS contribution at hindi mo na kailangan pang makisuyo sa kamag-anak, baka hindi pa niya mabayad or something. So, ayan. For example, OFW ka. So, meron kang covered period na babayaran na August. For example, gusto mo ng quarterly, pwede naman. For example, July to September. Ayan. And then, dito naman, makakapili ka kung magkano yung babayaran mong premium. Yung pinakamababa natin is around 560, and yung pinakamaximum payment naman is 4,200. So, yung pipili natin, for example, is yung pinakaminimum lang. So, ayan, 560. And then, makikita mo sa total amount, meron kang 1,680 na babayaran sa iyong PRN request. Kung gusto mo naman ng paisa-isa lang or monthly, so piliin mo lang yung July. Ayan. As you can see, yung total amount na babayaran mo is 560. So for example, gusto mo na ng ganitong babayaran or ganitong payment, just submit your request. Pasensya na po sa mga ingay dito. Nagro-road widening po kasi. Okay, submit request. And then, once na okay ka na dito sa amount na babayaran mo, just submit your request. So, dito makikita, you're requesting for generation of new PRN for the following details. So, eto po. Once done at satisfied ka na, just tap OK. Back. Just tap submit request. So, ayan, makikita mo dito. And then, eto na yung ating PRN number. Ilalagay mo sa iyong online na pag nagbabayad ka na via online. For example, sa GCash, sa Maya, or any payment platform na pwede kang magbayad ng SSS, PRN is very important po. Dahil dyan papasok yung iyong binayad. So as you can see sa previous kanina, OFW yung pinili ko.
hindi po pala siya applicable sa akin dahil yung membership ko po is voluntary at hindi OFW. For example, umalis ka dito ng bansa and then dati voluntary naman yung account mo, as is na voluntary yung nilalagay mo dahil hindi ka mabibigyan ng PRN dahil kailangan mong i-update yung iyong member info. So, ayan, kung gusto mo naman siyang i-print, statement of account, eto ang kanyang kakalabasan. So, ayan. Ayan, makikita nyo yung mga details and etc. So, i-blur out ko lang po yung pangalan ko at saka yung SSS number ko for security purposes. So, that's it for today's video, guys. I hope you guys, you did get something from me today. And I hope to see you soon on my next one. So, see you guys. Bye! Peace!